anong mangyayari sa iyo pagkatapos mong mamatay? What will happen to you after you die? Ilang oras lang, titigil din sa pag-iyak ang iyong mga minamahal. Tatawag sila ng kurinarya, kukunin ang katawan mo, aayusin ka, mamimili sila na magandang damit mo o pabaong. Pag-uwi mo, mag-iiyakan ulit sila. Papalitan nila ang profile pic ng Facebook nila ng kandila o kaya naman itim na background. At mag-uumpisa na magko-comment condolences ang mga kaibigan at kamag-anak. Titignan din ang mga kaibigan mo kung totoo ba. Magtatanong sila kung anong nangyari. Maghahanda sila na bumisita sa iyo. Pag-uusapan ng pamilya mo at kamag-anak mo ang lamay. Mamamalingki sila, magluluto, maghahanda, papakainin ang mga bisita. Pagkatapos ng lamay, kukunin ka na. Hahatid ka sa cemetery. Mag-iiyakan ulit, pero pagkatapos ng dasal, ng misa, ililibing ka na. Ilang araw pag-uusapan ka pa rin, pero magpapatuloy ang ikot ng mundo. Habang pinag-uusapan ka, pinag-uusapan din nila ang showbiz. Pag-uusapan ng politika, magpapatuloy pa rin ang mundo. Magkakaroon pa rin ng liga ng basketball. Meron pa rin eleksyon. Siguradong papalitan ka na doon sa trabaho mo. Maghahanap ng kapalit sa iyo. Pagkatapos ng 40 days, maaalala ka ulit pag may misa ka. Pagkatapos ng babanglok sa isang taon, maghahanda sila para gunitain ka. Pero ilang taon lang mabibigla ka kung gaano kabilis ka makakalimutan ng mga tao. Dahil ang iyong mga kamag-anak din at pamilya, papanaw din sila't mawawala. Minsan makikita ulit ang picture mo sa Facebook o kaya naman sa photo album. Maaalala ka, pero ilang saglit makakalimutan ka ulit. Dito mo matatanong sa iyong sarili, para saan yung mga maraming oras na ginugol mo, inubos mo sa kakaisip sa iyong mga problema? Para saan yung mga napakaraming oras at panahon na kung saan nag-aalala ka, natatakot sa kinabukasan? Wala, walang kwenta. Dahil pag namatay ka, lahat ng yan, walang kahulugan. May napakagandang salita sa Latin. Sabi po, momento mori. Ibig sabihin, alalahanin mo tao, mamamatay ka rin. Dinideny natin, iniiwasan natin, nagagalit tayo pag naalala natin na darating ang araw magpapaalam tayo sa mundo. Pero isang napakahalagang aral, tao, alalahanin mo, mawawala ka din dito sa mundo. Umpisa pa lang sa Biblia, mababasa natin yan sa Genesis, sabi niya, from dust you came, from dust you shall return. Alalahanin mo, tao, ikaw ay gawa lang ng Diyos. At darating ang panahon, ikaw ay magpapaalam din. Kaya naman, kung ikaw ay buhay pa, anong kailangan mong gawin? Magsumikap ka. Gawin mong masaya ang iyong buhay. Gitna ng iyong mga pag-aalala at problema. Ngayon pa lang, kung binibigyan ka pa rin ang oras ng Panginoon, gawin mong mas mabuti ang iyong buhay. Dalawang tanong, bago po tayo umalis dito sa mundong ito. Ano bang nangyari sa akin? What have I become? Pero pangalawa, ano ba ang nangyari sa ibang tao dahil sa akin? What have others become because of me? Dahil pag tayo ay nawala na dito sa mundo, yan din ang titignan ng Diyos sa atin. Diyan tayo huhusgahan ng Diyos. Ano bang nangyari sa iyo? Anong ginawa mo sa buhay na binigay ko sa iyo? Natitignan din ng Diyos. Ano bang nangyari sa mga tao na kapalibot sa iyo? May naitulong ka ba sa kanila? Naging mas mabuti ba sila dahil sa iyo? O baka naman lalo pa silang napasama? Ang ating pagpasok sa langit nakadepende sa dalawang bagay. Una, sa awa ng Diyos. Pero titignan din ng Diyos, naging mabunga ba ang tinanim kong buhay na ito sa lupa? Naging mabunga ba ang buhay na pinagkalog kong ito sa sangkatauhan? Kaya nga po, alalahanin natin, araw-araw darating ang panahon, mawawala tayo. Pero bago man yun, ayusin natin ang ating buhay. Ituwid natin ang ating buhay. Sabi nga po, the best way to fight death, to defeat death, is to live your life well. Kung gusto mong matalo ang kamatayan, butihin mo, ayusin mo ang iyong pamumuhay. May oras pa. Huwag natin sayangin ang buhay na ito.